Isang panalo na lang ang kailangan ng Pinay boxer na si Ira Villegas para makatiyak ng medalya sa Paris Olympics. Ito'y matapos siyang umusad sa quarterfinals ng 50-kilogram division sa women's boxing. Sumabak naman sa men's swimming 100-meter butterfly ang pambato nating si Jared Hatch. At live mula sa Paris, France, nagpapatrol si Diane Castillejo. Diane, anong update sa mga manlalaro natin? Well, ngayon, kani-kanina lang ay natapos ang heat sa 100-meter butterfly sa swimming arena dito sa La Defense Stadium sa France. Ang time ng pambato ng Pilipinas si Jared Hatch, 54.66 seconds. Hindi siya sapat para makakwalify sa semifinals. Pero sa rowing, si Giovanni Delgaco nagtapos ng number 2 sa kanyang heat kanina. Number 20 ang overall standing niya dito sa Paris Olympics sa women's single sculls. Very good para kay Delgaco. At sa women's boxing naman, tagumpay ang ating birthday girl na si Ira Villegas. Bago pa ang laban, kinantahan ng Filipino volunteer si Ira Villegas para sa kanyang kaarawan. Sa loob ng arena, maingay ang fans, lalo na ang mga Pinoy. Let's go, Ira! Happy birthday, Ira! Happy birthday! I love you! Intense ang laban ni Ira kontra kay Rumaisa Bualam ng Algeria, ang number 2 seed sa women's boxing 50-kilogram division. Aggressive si Ira, 5-0 para sa mga judge sa round 1. Lumamang naman ang kalaban sa round 2, 3-2 para sa Algerian. Pero nanaig ang lakas at liksi ng Pinay sa final round. Panalo siya via unanimous decision. Happy birthday! Happy birthday! Espesyal ang tagumpay kay Ira na abante na ngayon sa quarterfinals. I'm super happy kasi birthday ko, parang best birthday ever to myself. Natapad na rin naman po yung Olympics. Kahit unang Olympics pa lang ni Ira, ipinakita niya ang kanyang maturity sa ring at nakatulong rin na alam niya ang estilo ng kalaban. Oh, nung third po, sabi po ng coaches ko, stick tayo kung ano yung ginawa nung first round. So yung kumbiyansa, tapos distance siya, atras, ganun. So parang hit and run. Oh, nagawa ko naman. Open na open po kasi siya sa lower body, kaya lagi akong bumabanat sa baba. O naka-sparring po siya sa Germany. So napag-aralan ko siya. Pero yun nga, hindi po tayo kumpiyansa. Kasi po, iba talaga yung sparring sa game. Para makapasok sa semifinals at magka-medal, kailangan talunan ni Ira ngayon Sabado si Wasila Lakdiri ng France. Proud naman ang Philippine sports officials sa impressive performance ni Ira. Very happy. She's actually, you know, I'm most happy because when you saw her in the first fight, she's much, much better now. And she's speaking. Kailangan talaga natin yung last round. And that was just excellent performance to close out the match. So. She needs one more round, one more fight. Pero it's a good win. It's a good win today. Convincing. Convincing win. Usap-usapan naman ang women's boxing 66-kilogram category matapos abandonahin ni Angela Carini ng Italy ang kanyang laban kontra kay Imani Khelif ng Algeria. Controversial sina Khelif at ang Taiwanese boxer na si Lin Yuting na naunang na-disqualify ng International Boxing Association o IBA dahil sa gender eligibility test pero naging eligible na lumaban sa Paris Olympics. Pinangatawan ng IBA ang kanilang desisyon kina Khelif at Lin. Pero giit ng International Olympic Committee at ng Paris 2024 Boxing Unit, hindi naging makatarungan at walang due process ang ginawa ng IBA. Anila, bawat tao ay may karapatang sumabak sa sports nang hindi naharap sa diskriminasyon. Posible naman makalaban ng Taiwanese na si Lin si Pinay boxer Nesty Petesio sa finals ng 57-kilogram division. Pero nananatiling kumpiyansa si Nesty. Hopefully, I will face her in the final and whatever happened, I will win that. Dati nang tinalo ni Nesty si Lin sa 2020 Tokyo Olympics, pero nakabawi siya kay Nesty sa Asian Games.
Samantala, nagdaos naman ng special Filipino mass na dinaluhan ni Philippine Ambassador to France, Juniver Mahilong West, Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, at ang Filipino community sa France. Yung visa po natin para sa ating mga atleta, para mantinis lang malakas at malusog ang kanilang pangangatawan sa haba ng duration ng Olympic Games. Mamayang gabi, lalaban si Nesty Petesio sa Women's Round of 16, kalaban ng taga-France, 8 p.m. Paris time, 2 a.m. Manila time. At August 3, bukas, big day para sa Team Philippines. Lalaban na sa preliminary si EJ Obiena sa pole vault. Halos sabay naman ang boxing na laban ni Carlo Paalam at floor finals ni Carlos Yulo. At sa gabi, lalaban muli si Ira Villegas. So hopefully by this weekend, may medal na tayo. Yan muna mula dito, Dayan Castillejo, POC Media, Paris 2024. Gretchen? Go, go, go! Go Team Philippines! At maraming salamat, Dayan Castillejo. Para sa iba pang balita tungkol sa 2024 Paris Olympics, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com/olympics. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.